So yun, banday survey tayo, update dito sa may Rojas Boulevard Coastal or Davao City Coastal Rojas Boulevard segment. Nung nakaraang taon tayo dumadaan dito, wala pa tong ano no, tambak ng lupa. Tapos yung pinakahuli nating vlog naman last year is yun na nga, bali earth fill or soil embankment, no? Kaya ito naging ano na siya, medyo mas elevated na siya. Tapos ito naman ay hinuhukay pa lang to dati. Ngayon nakalagay na yung ano, yung parang ano yun? Square bore. Ito na yun, culvert pala. Box culvert. Yun na. So wala tayong alam po to this video. So yung box culvert, yan, naka-ano na siya. Naka-ready na siya, no? Kasi magiging ano yan, pinakamalaking drainage. Siyempre, drainage talaga tino. Extension or connection. Connecting dun sa may Rojas Avenue. So tuloy-tuloy pa rin sila. Kumbaga habang may problema pa sa ano sa lupa, sila naman ay inaatupag naman ng mga construction worker ng ating ano, yung ating paggagawa ng kanilang tawag diyan. Coastal, no, yung para ano, rotunda to dito, magiging rotunda para siyang ano sa may Ecoland Times Beach. Sila no, tiis-tiis lang muna tayo mga hagala, mga kababayan Davaoino, no? Kasi darating talaga ang araw, magiging okay tong lahat. Oh, kita nyo naman talaga yung pagpo-persige ng ating mga tawag nito, mga na-assign dito, no? Matagal PWH. Wala sila ano, non-stop, hanggang lang ginagawa ang trabaho. Komatsu. Diba? Non-stop sila. Kahit pa sabihin natin na may problema pa sa lupa. Pero yung mga tao talaga, yung mga trabahante dito ay tuloy sa construction, no? Rain or shine. Hindi nga lang nila kaya siguro ano, magawa yung 24/7. Or sila ba ano, gumagawa ba sa 24/7 kagaya ng ano MRT dati sa Maynila? Naalala ko dati 24/7 silang nagtatrabaho kahit pandemic, no. So yun lang, bali puntahan na natin yung lugar habang hindi pa tapos kasi di rin tatagal, mga ilang taon, no. Magiging okay na to lahat, mabubuksan na to dito. At least meron tayong footage, no. Meron tayong mga na-vlog, no, na hitsura niya bago pa man natapos yung under construction, yung effort ng mga trabahante. So double purpose na rin to, no. Kibali yun nga, sobrang kaliwat ka ng kain natin nung ano, holiday, Pasko tsaka nung ano, New Year. So grabing carbs, mga kung ano ba, mga cholesterol dyan kinakain natin, matatamis. So yun, bali di naman kasi ako talaga pala exercise, no. Hindi ako nagwi-weightlift, hindi rin ako nagbabody lifting sarili ko, yung ano, kapag yun lang ang magiging ano ko exercise, babangon tapos maligot, yan, maglakad-lakad. So syempre on natin yung ating camera, tapos sabay ko na kayo. Tapos papahangin syempre, no, press ko yung hangin dito. Whew! At syempre konting update, no. So ayun, minsan naman hindi ko na rin kailangan din sabihin siguro sa inyo kung anong kagarapan, anong hitsura, no? Ano mga ginagawang ano yung mga tawag na ito? Ito mga ganyan yung mga box culvert, no? Wala tayong alam talaga dyan, eh. Basta what you see is what you get na lang mga hagala. Since nanonood kayo dyan, tasama ko na lang kayo. Eh ako ngayon naglalakad-lakad kita paano pagpapawisan man lang at makalanghap ng sariwang hangin. Kasi iba kasi yung nasa loob ka lang ng kwarto, no? Eh, yung amoy mo lang yung maaamoy mo talaga. Hangin. Malalanghap yung hangin mo, tapos kasama mo na yung amoy dun. So, mas maganda talaga labas din pag may time. Papawis kahit konti, lakad-lakad, galaw-galaw, para iwas stroke. Yan. Kasi useless din yung minsan na konti nga lang, ano, yung rice na kinakain mo, hindi ka rin naman nagpapapawis, di ba?
hindi mo rin naman ini-exercise yung mga tuhod, mga ball joints, mga latid, di ba, mga muscles. So ito na ang development pala dito, ano siya, no, tulay, you know, naka-ready na siya for para magiging tulay. Tapos doon may mga pailaw na, no, naka-install na, naka-install na yung mga ano, parang solar light yata yan. Naka-ready na. Basta ano, matapos ato dito yung tulay pinaka-coastal, tapos yung pinakahuli talaga dito, yun yung demolition doon para sa mga baybahay, para ano na, no, maisagawa na yung coastal extension sa Maya Rojas and the Bolivar segment. Pero siyempre ano natin yan, no, ipagkatiwala talaga natin, or di kaya maniwala tayo, no, let's put our trust sa mga taga DPWH. Sila yung talagang nakakaalam dyan kung paano magawang mapadali ang proyekto. Kasi the more na madali, the more na masasayang yung funding dito. Utang pa naman to. Diba? So kailangan early as possible. Kailangan hindi sila lumagpas sa kanilang target of completion. Target date of completion. Yun. Tinan niya sila, nag-i-enjoy sila sa pamimingwit, paliligo. Yung barko na yan, ano yan, ha, cargo vessel, no? Basta ano dito, mga malalaking barko na dumadaan, mga international na biyahe. Ano yun, mga kargamento gadala sa galing sa Mayano del Norte, Panabo. Meron silang ano, lolan yung saging. Grabe yung Davao, no? Tayo yung number one producer sa buong Pilipinas when it comes to banana production. Tapos yun na nga, nung binuikot yung ano, yung nung China 2012, dahil nga sa feud or sa ano, sa isyo or away nung ano, Scarborough Shoal, sa time ni previous president ni Ninoy Aquino. So yun, binoykot ng China ang pagbili ng saging sa Pilipinas, which happened na 80% ng consumer ng ating saging ay mga Chinese sa China. 20% lang is the rest of the world lang layo, para pinagsamang Japan, Dubai, I mean Gulf region, Japan, no, o kung saan pa man. So 20% lang sila. So 80% sa China. Kaya nung nag-declare ang China na stop buying sila ng saging, ayun, ang ginawa ng mga banana grower and mga banana plantation sa Davao del Norte and Davao de Oro ay wala nang value ang saging. Ginagawang chips na lang. Chips / abono, ganun, feeds na napakamurang halaga. Yung good siya na ano, ha, good siya na saging, gagawin mo yung ano, i-slice mo siya into napakaliit, yung bacon cut, di ba? Pagkatapos yun, ibibilad sa araw yan, tapos magiging toyo na siya, tapos isasako siya, tapos 2 pesos per kilo. Basta nung time na yon, mas mahal pa ang boxing, ang karton. So yun, kaya nga, don't miss with China. Kaya dapat idadaan talaga sa diplomasiya, no, hindi pwede idaan sa basta lang, aawayin lang natin basta-basta, no. So diplomasiya talaga at its best. So yun, nagbabadyang malaking ulan doon, no, na area. So yun lang, bali dadaan dito sa Golfo ng Davao, yun nga, mga malaking barko for now, no. Wala pa kasi masyadong commercial ships dito sa Davao na dumadaong, no. Hindi kagaya dati, sobrang dami. Kaya kung may mga makikita, mamamataan man tayong mga barko malalaki galing yan sa Panabo City, Davao del Norte, kargaminto niyan ay saging pang export. So dito tayo, yun, ha, malapit na matapos. I mean, ano, tuloy-tuloy, consistent ng trabaho talaga. Kada balik natin every other week or every month, no, parang meron talagang nagaganap or makikitang pagbabago. May changes, may development talaga consistently. So gaya nito, wala pa naman to dati. Ngayon meron na, di ba? Kinukaya na siya para ilagay na itong mga box culvert, kung tawagin, di ba?
Tapos yun lang, papahangin ako, nakabangon tayo, talagang nagawa nating kumawala sa kama, sa kinahihigaan, nagawa nating maligo. Tapos eto, di bali nga late na ng hapon, at least ay nakalabas tayo at nakapaglanghap nga ng sariwang hangin dito sa may coastal road ng Boulevard Rojas Sigmin. Diba? So itong rotonda na to dito, itong circle na to, para tong ano ha, kahitsura talaga to ng sa May Times Beach, Ecoland. Tuloy lang no, consistent. Ganyan talaga sa ano, Davao no, mabilis ang proyekto. Yung mga ano, yung isyung mga kalsadang ayos pa, hindi pa sasira pero binubutasan. So nagaganap yan sa buong Pilipinas, pero dito sa Davao iba. Kapag ka binubutasan nila yan, ginigiba, ibig sabihin yan talaga mga ilang linggo lang ayos na rin ulit yan, no? Ilang buwan. Hindi siya yung parang pakitang tao lang gagawin, ganun at bubutasan tapos iiwanan din naman. So dito sa Davao talagang trabaho talaga siya, gagawin talaga. So yun, no? Nagbabadyang napakalakas sa ulan. Oras sa atin maaga pa lang, 4:55 pa lang, pero makulimlim na. Oh, gawa nga ng ano doon, no? Bubuhos na, sinapakalaking ulan yan. So baha na naman abutin yan dito sa downtown area. Tapos ito siya ang tawag nito, di ko alam ang tawang, ang tamang term, pero alam ko yan ang purpose yan eh. Ano yan, parang wave breaker. Diba? Kunyari may mga malalakas at malaking alon mula dun sa laot, no? Tapos pupunta yan dito sa Dalampawisigan bago pa nila masira yung ating diki. Yan, babasagi na sila dyan pa lang. Pero dati wala pa to ha. Ang naalala ko dati kasi since diba squatter area to dito, I mean slum, no? Squatter or slum, bahala kayo dyan kung ano man tawag na term dyan. Basta nakapunta ako dito dati, tapos ang mga tao dito tumatay pa, no? Yan, may mga ganito na rin dito, pero hindi ganyan. Mga bato-bato lang siya, mga giant boulders ang nakalagay dito. Hindi man siya ganun ka-giant, basta hindi siya giant boulder, basta malalaking bato lang talaga siya. Tapos nilagay siya dito, parang hinara nga yun, parang ang magiging purpose is parang ganito. Huge wave breaker. Tapos yun, namimingwit yung iba, tapos dyan tumatago sa likod para mag gagawa na kalang business. Diba? So ano pa bang gusto nyong malaman, no? Kayo ba nag-expect sa akin na meron akong i-feed sa inyo na information about dito sa coastal? Ito lang naman, no? Kumbaga update lang naman. Ibig ko sabihin, itong update ko na to is parang ano lang, pumunta lang ako dito, nagbitbit ako ng camera, tinurn on ko siya, tapos binidyohan yung mga nakikita natin. Sino nga ang masasabi ko siya, mahagala, consistent ang pagtatrabaho nila, yung paggawa. Hindi sila talaga yung iniiwanan dito yung lugar na nakabinbin lang to mga ano nila, mga tao nito, yung mga gamit o yung mga equipment dito, talagang nagtatrabaho sila. Kasi napapansin niyo, naalala ko nga na, or naalala niyo yung huli nating vlog dito, yun na nga, kumbaga parang earth fill or soil embankment lang yung ginagawa nila diyan na area. Oh, diba? So ngayon, mas pinataasan pa, no? Mas dinadagdagan pa. Dati kasi ang sukat nun, sabi nung foreman, is 1.5 feet. So ngayon siguro na sa mga 2 feet na siya. Ganap na siyang 2 feet, no? Kasi mas ano siya, mas elevated na siya. Tapos yun, mas dumami na yung ano, nangawala na yung ano dito, yung mga Vax Culvert, kasi nilipat na nga dun yung dating inuhukay-hukay. Ngayon ay doon nakaano na, nakaplastada na, no? Tapos dati wala pa yan yung hukay diyan na bukana kasi tawag yan, 'di ba, yung lagusan ng tubig galing sa creek man or ilog papuntang ano, dagat, open sea, or sa open sea, no, or body of water na yan ang agulpo. So ano na siya, hukay na siya. So ibig sabihin ready to sit na siya itong ano, itong mga Vax Culvert na yan. So consistently, no, mahagala na, no? So sa mga nag-aabang sa mga update nito dito, so far okay naman talaga siya, consistent. Yun nga lang, hindi pa na-demolish. Yung gusto kong aabangan na inaantay ko na, or sinisilip-silip ko na kaganapan, is yung ma-demolish yung area dyan sa may extension, Rojas Avenue extension, no?
kasi nga problemado ngayon sa lupa na issue. So yun, hanggang ngayon hindi pa rin siya na-fix kasi nga, or hindi pa siya na-demolish kasi ibig sabihin hindi pa siya ayos, no. So ano pa rin, kumbaga nasa proseso pa rin sila. Pinaproseso pa rin yung ano, naayosin yung magiging ano nila, problema dyan. Pero yung construction dito sa ano, simento, sa kalsada, sa coastal road, yan lahat-lahat. So, tuloy-tuloy. Walang mintis. Consistently. Diba? Improving. O nga pala, so, speaking of improving, diba, dati dito tayo, ano lang to, kumbaga ano pa lang siya, yung parang, ano pa lang, feeling pa lang nung ano, nung simento. So ngayon tapos na pala siya. So tara, puntahan natin. Pinakamataas si ano, si Vivaldi Residences, pero parang mag-ano lang sila, magkapantay lang sila ni Avida Tower. Okay, tapos mula pala dito kapag ka nasa coastal kayo mga hagala, no, na kayo'y maglalakad dito. Tanaw nyo dito yung Magallanes Residences naman. Yung Magallanes Residences na yan is likod lang yan ng bagong ano, Kulasas yan. Yan o. Yan. Sarap buhay ni Dogi. Sana all ng aso, no. Sana lahat ng aso ay may ganang maligo. Yan, bait ni ano, Dogi. Hindi man lang siya nagpupumiglas, walang angal. Basta ligo lang siya. Kaso nga lang tubig alat, no, tubig dagat yung pinapaligo sa kanya. So di ko alam kung good ba yun sa aso. Kasi kung purpose mo lang din naman na paliguan mo yung aso para bumangot, luminis, sa ano na, tubig tabang or tubig ripo. Para akin lang yun, ha. So di ko alam kung anong benefits para sa aso yung tubig dagat, tubig alat. Siyempre kahit paano contaminated pa rin yan, no? Madali. Hindi pa nga siya tapos, no, pero marami ng mga tumatambay dito, nagpapahangin, pa-chill-chill, selfie-selfie, tumatambay ng mga estudyante, mga taga rito sa lugar. Hindi ko alam kung kapag ito abay tapos, matatapos na, or kapag katapos atong coastal road is pwede pa rin ba siyang tambayan. So comment down nga kayo dyan, mga matatalinong viewers natin, mga kagala, no. Ano sa tingin nyo? Wala kasi yung ano, alam dun, eh. So yun, okay na siya, no. Dati ano lang yan, eh. Kumbaga tinatambakan pa lang ng simento. Kailan lang ba yun? Mga November, no? October, November, December. So ngayon okay na siya, madad. Ano na, tapos na talaga yung kulay. Ayun, tapos na. Magin dito, naalala nyo, diba, yung may bata dyan, tapos may nanay na tumatalon-talon sila. Dati ano pa lang yun, basang siminto pa lang yun, no? So ngayon okay na siya, oh. Tinanggal na yung mga tabla, yung mga kahoy. Konkrito na talaga siya. Pwede na siyang daanan. So ito ay ano na to, no? Barangay Bukana area na. Doon naman is Mabini Boulevard. Dito na area yung kulay blue na yan. Mabini Boulevard yan, dito na area. Kasi ito is Barangay Bukana na. Yan. Bukana, Davao City. So yun lang siguro mga hagala, no. Bali, inikot ko lang kayo dito. Sinama. Naglakad-lakad ako, nagpapahangin, nagpapapresko. Lumanghap ng literal na sariwang hangin galing sa dagat, no. Walang pollution. Hindi polluted here. So yun, nakita natin na consistent ngayon, ano. Maganda ng piling dito, no. Talagang ano siya. Mas marami, mas makapal, mas ano, mas mataas. So lang, nakita nyo na, nakita ko rin, consistent. Yan lang masasabi ko talaga, isa lang, consistent yung pagtrabaho sa coastal road natin dito.
Although hindi pa natin nakita ng ano, nasimulang bakbakin or demolish yung mga establishment dun sa may Rojas extension. Pero at least dito talaga na side, dito naman na portion is talagang natatrabaho sila. Non-stop, ibig kong sabihin, tuloy-tuloy, no? Hindi nila iniiwanan talaga. Kaya kita nyo naman, ang dami ng mga box culvert na nangawala doon, na ilagay na doon sa dating hinuhukay. Tapos yung dating 1.5 feet na embankment or earth fill ay mas mataas na, no? Mas nadadagdagan pa. Tapos yun na nga, yung dating hinuhukay nila na parang drainage, ngayon may nakalagay na may nakababa na doon na mga box culvert. Yun. Tapos yun dyan naman sa likod niyan, yung naputan na kanina na isa na siya. Ready for tulay na siya. Kaya gaya na ito. Tapos dito naman na area ay tapos na. Diba? Complete na siya. 100% complete na to dito na tulay. Tapos pinan siya ano, dadaan-daanan ng mga heavy equipment, no? Mga bulldozer, mga pistol, kung ano man mga ano natin, mga gamit, no? Sasakyan pang construction. Dati kasi dyan sila dumadaan. Ayan, so dito sila dumadaan dati. O, ngayon wala na, di na siya madadaanan. Siyempre, para saan pa ang gamit? O, tinanggal na. O. So, wala na, wala nang connection. Hindi na siya nagkukunik dito. Ayan. Kasi yun yung parang ano, alternate route muna dati para makadaan yung mga dump truck natin. Na may karga ng mga lupa, graba, simento, kung ano paman. Diba? So yun lang siguro, maraming salamat sa mga nanonood, no? So maraming salamat, happy new year ulit, no? Happy trekkings, malapit na happy trekkings sa Lunara, diba? Ano yun, ang trekkings isa na siya, first Saturday ng taon, so happy trekkings, malapit na. So yun lang, maraming salamat, mag-ingat po ang lahat, uulan at ayaw uwi na siguro.